Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot tayo sa isa sa mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So, this question comes from, walang pangalan yun. Ang nakalagay na pangalan is yung channel niya, Universal News TV. So, kung sino ka man, Universal News TV. So, ito yung tanong niya. Ano po gagawin kapag nawala ang members mo kasi dahil sa upline mo na mali attitude? Minumura mga members, kaya nawawala ng gana mag-network. Mataas kasi pride ng upline namin, gusto niya siya lang ang tama, palagi di niya kami pinakikinggan ng mga members niya. Ano ang dapat gawin? So maraming salamat sa tanong mo, Universal News TV, kung sino ka man. So I hope i-comment mo dyan sa ibaba kung pinapanood mo tong video na to, Universal News TV, kung ano yung tunay mong pangalan. So i-comment mo dyan sa ibaba, or kahit first name mo lang, okay lang naman. So maraming salamat sa tanong mo kasi napakaganda nitong question na ito, okay? And I'm sure na marami sa inyo yung makaka-relate dyan, especially kung ikaw ay nanggaling sa kabilang sa isang network marketing company na may old school na culture. Okay, so pag sinabi kong old school pala, okay, uulitin ko lang, I think nabanggit ko na to sa iba kong mga videos, pag sinabi kong old school, it's not to demean or parang hilahin pababa yung mga old school or whatever. Terminology lang talaga yun. Most of the time lang kasi hindi maganda yung mga nababanggit ko pagdating sa old school na way kasi nga, yun yung mga pagdating sa mga unethical na networkers. Pero hindi yun ang point doon. Terminology lang yun. Ginagamit ko lang na terminology. Old school, yung new school, hindi ko naman ginagamit yung new school, pero old school. Okay, so usually, nangyayari to sa mga old school na company. Okay? Kasi na-experience ko rin to. Na-experience ko to sa mga uplines ko at ginawa ko din. Okay, ginawa ko din. Kaya naiintindihan ko, ikaw, kung sino man yung nagtanong, kay Universal News TV, kung sino ka man. At naiintindihan ko rin yung side ng upline mo. Kasi nga, as much as possible, ayaw ko na maging biased. Kasi kung papapansin mo dito sa ganito, hindi ko pagtatanggol yung upline mo. Kasi yung ginagawa niya, minumura kayo. Pero ang point ko lang is naiintindihan ko both side kasi ginawa ko at naranasan ko. Ngayon, unahin muna natin sa perspective ng upline. Okay, unahin muna natin yung upline na ginagawa yung ganun. Mataas yung pride, minumura. Kahit kailan hindi naging tama na murahin mo ang isang tao at anuin mo siya, iparamdam mo sa kanya na parang wala siyang kwenta. Kahit kailan hindi siya naging tama. Kahit na tama ka. Kahit na tama ka, kahit wala talaga siyang kwenta. Kahit hindi talaga siya naging tama. Okay, kasi based on my experience din, no? Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw ko nang may mga palamuti sa mga salita. Ayaw ko nang may mga sinusugarcoat. Ayaw ko nang ganun. Gusto ko, pag may gusto ka sabihin sa akin, straight to the point, sabihin mo na. No, wag mo nang, alam mo yun, yung pag meron sa inyong mag-message sa akin, kung sakali, mag-email sa akin, mag-message sa akin na, halimbawa, Coach Card, may itatanong ako. Diretsahin mo na. Wag mo nang hintay na sumagot ako na anong tanong. Diretsahin mo na. Kasi sayang oras. Itatanong mo rin din naman, diretsahin mo na. Okay? So, ganun ako. Gusto ko straight to the point. Ayoko ng madaming paligoy-ligoy. Kaya, may mga uplines ako na ganun sila. Straight to the point sila magsabi. And okay sa akin yun. And kapag nasasaktan din naman ako, pero ang nasa isip ko kasi, para sa akin yun at saka mas okay yun kaysa sinusugarcoat, meaning nagsisinungaling pa sa akin yung upline ko para lang hindi ako masaktan yung feelings ko. At dinedevelop ka rin kasi yung emosyon ko noong mga time na yun na ayoko nung madali ako nasasaktan sa mga ganung bagay, lalo na kung alam kong totoo naman yung sinasabi sa akin. Ngayon, hindi siya nagiging tama pag nagiging extreme na like, minumura. Okay, nagawa ko rin kasing murahin yung mga members ko at sobrang mali talaga yun. Dahil, yun nga, katulad nung sinabi ko, kahit kailan hindi magiging tama na ilubog mo ang isang tao, kahit tama yung sinasabi mo, pwede mo naman sabihin yan in a much more better way. Much better way, much better way. Okay, mas okay naman na sabihin mo na gano'n, na hindi mo sila kailangan murahin. Kasi ever since na natutunan ko yun, never kong minura na yung mga members ko. Never. Never na. Kahit yung salitang tanga, hindi ko na sila ginaganon. Okay, wala na ako sinasabi. Ginagamit ko lang yung term na yan pag nag-i-explain ako. Pero wala akong sinasabihin mismo na, ikaw, tanga ka eh. Ayoko nang ganon. Ayoko na nang ganon. Kasi nga, dati, iniisip ko, what if ibalik ko yung ganon? Kasi, ano yun eh, real talk. Pero, hindi talaga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na rin kaya ngayon. Ayoko talaga ng ganon na way. Although sa akin, okay lang. Pag ako ginawa ng ganon, okay lang. Wala akong problema sa akin. Sabi mo kung anong gusto mo sabihin kaysa naman pinaplastic mo ako or nagsisinungaling ka sa akin. Retahin mo ako kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo, wala akong pakialam. So, ganun lang naman eh. So, ganun ako klase ng tao. And, hindi na-realize ko din later on na hindi porket ganun ako, eh ganun ko na rin ituturing yung mga members ko. Kasi iba't iba tayo eh.
Diba? Katulad ko, ayaw ko ng sinusugarcoat ako. Mas namomotivate ako pag tinatrash talk ako. Mas namomotivate ako pag nire-real talk mo ako. Hindi lahat ng tao ganun. Majority ng mga tao, kabaliktaran ko eh. So, I'm sure, marami sa inyo, mas marami kayong ganun, kabaliktaran. Mas gusto nyo na minomotivate ka, mas gusto nyo na sugarcoat, mas gusto nyo na hindi kayo sasalita ng masakit, di ba? Mas gusto nyo na ganun, mas nabomotivate kayo pag ganun. May iba't ibang klase ng tao, hindi naman tayo pare-parese. Eh. So, yun yung isa sa mga na-realize ko, hindi porket ganun yung way na gusto mo na pagturing sa'yo, ay ganun mo na rin ituturing ang ibang tao. Okay, so yun yung isa sa mga biggest lesson na natutunan ko pagdating dito sa part na to. Kaya nung na-realize ko yan, hindi ko na inulit. Okay, dati talaga, grabe. Pag minumura ko yung mga members ko talaga, sobrang grabe. Okay, grabe. Kasi minumura ko para sa akin. No, ba't kayo masasaktan? Ako nga hindi nasaktan. Pero yun nga, hindi naman kasi tayo pare-parehas eh. Hindi tayo pare-parehas ng klase ng way ng thinking. Magkakaiba tayo. Iba't iba yung pag-handle natin sa emosyon. Mas maraming tao yung emotional talaga kesa dun sa marunong mag-manage ng emosyon. So, nung na-realize ko yan, kailangan, pwede ko naman sabihin ng maayos. Okay? Real talk pa din kapag nagsasalita ako, pero in-explain ko sa kanila ng mas maayos na hindi kailangan na ganung dudurugin ko pa yung pagkatao nila na hindi maganda yun. Okay? Hindi maganda yun. So, naiintindihan ko sa part nung upline kung ginagawa niya kasi ginagawa ko rin before, pero that doesn't mean na tama siya. Mali yung ginagawa niya. Okay? Straight to the point, mali yun. Hindi mo dapat gawin yan sa kahit na sino na tao, even though deserve niya. Minsan, hindi mo talaga kailangan gawin kahit minsan. Hindi talaga dapat ginagawa yan. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung sa perspective ni Downline. Okay? Itong nagtatanong sa atin sa video na ito. Anong dapat gawin kapag kaganon? Humiwalay ka na kaagad sa kanya. Okay? Huwag ka na makipag-usap sa kanya, huwag ka nang lumapit sa kanya, and dapat hindi ka nakarely sa kanya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan alam nyo yung bawat pasikot-sikot ng negosyo nyo. Kasi negosyo nyo yan, huwag nyo ituring yan na parang part-time side job. Kasi kung ganong way ang thinking mo, na tinuturing mo lang yan na part-time negosyo lang to, maliit na bagay, hindi ka magiging successful. Huwag mo asahan. Okay? Kasi yun palang itingin mo part-time, hindi yung income mo, pang part-time lang din. Walang umasenso na ang thinking is pang part-time lang. So ituring mo yan as parang sarili mong negosyo. Kailangan alam mo yung bawat pasikot-sikot na hindi ka dapat umaasa sa upline mo. Sa simula, tatanong mo na sa kanya kung ano yung mga dapat mong matutunan, ano yung mga basic, ano yung mga kailangan mong matutunan, like especially mga technical din, bukod dun sa mga prospecting, closing, handling, objection, bukod dun, paano umorder ng product, paano magpasok ng pay-in, paano mag-encode ng bagong member, yung mga ganun, kailangan alam mo rin yan eh. No? Yung compensation plan nyo, yung pasikot-sikot dyan, kailangan alam mo yan. Hindi naman kailangan na malaman mo agad instantly. Diba? As time goes by, alam nyo, honestly, isa sa mga kahinaan ko pagdating sa negosyos, yung compensation plan, dyan ako nabubobo talaga. No, nalilito, dyan ako nalilito, pero hindi ko siya ginamit na excuse. Okay? Hindi ko siya ginamit na excuse kasi costly. No? Dahil hindi ko naiintindihan yung current compensation plan namin sa company na kinabibilangan ko ngayon, dahil hindi ko siya iniintindi noon, ang laki na nawala sa akin, estimate ko mahigit 100K. Maliit na bagay, di ba? Nang dahil lang sa pagiging ignorante ko. So, ngayon, ang ginawa ko is inaral ko siya ng inaral. Tara, every single day, nagde-dedicate ako ng time para balik-balikan yung lesson hanggang sa maintindihan ko siya. So, para malaman ko na naintindihan ko na siya, ipinipresent ko na ako lang mag-isa. In-explain ko sa sarili ko na ako mag-isa. Di ba tinuturo yan sa basic, especially kung kayo ay nagpe-present mano-mano? Di ba, tinuturo yung para ma-practice yung presentation mo, mag-present ka sa upline mo, mag-present ka sa kapatid mo, mag-present ka sa nanay mo, mag-present ka sa harapan ng salamin. Parang ganun yung ginawa ko. Presentan ko yung sarili ko hanggang sa maintindihan ko siya. Bawat may tanong ako sa upline ko, tanong ko na sa upline ko, palaging ganun lang. Hanggang sa maunawaan ko siya. So, hindi kasi pwedeng ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin, kahinaan ko kasi. So, ano gagawin natin? Quit ka na, ganun. Kasi kahinaan mo. So, ano yung point ko dito? Kailangan maging independent ka kagad. Kaya nga tayo tinatawag na independent distributor. As fast as you can. Usually, 3 months eh. Pero, kung kaya mo isang buwan na maging independent na alam mo na, kaya take notes. Kaya importante na nagte-take notes. Diba? Ang dami kong notes. Pinakita ko pa nga sa mga members ko yung luma kong notebook. Di ko alam kung nandito ngayon. Baka nandun sa bookshelf ko. Nandun yung mga notes ko. Nung kauna-unahan pa, nung kakasali ko palang way back 2013,
nandiyan pa rin sa akin hanggang ngayon. And marami doon, ginagamit ko na training sa inyo, ginagamit ko na training sa mga members. Kasi alam ko, hindi ko naman maaalala lahat yun. So, take notes lang para maging independent ako kasi ayaw ko na umaasa ako sa upline ko. Ayaw na ayaw ko. Ganun yung way ng thinking ko noon pa man. Ayaw ko na may umaasa ako sa kahit na kanino. Kaya nga independent distributor eh. Pero kung kailangan ko sila, magtatanong ako sa kanila. And ganun rin ako pagdating sa mga members ko. Kung kailangan nyo ako, magtanong kayo sa akin. No? Pero hindi ibig sabihin aasa kayo sa akin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan matuto kayo ng sarili nyo. So, kailangan alam mo yung mga bagay niyan para madali ka mag-decide na humiwalay sa kanya. Okay, umiwas ka na lang sa kanya and mag-build ka ng sarili mo. Kung kailangan mo siyang i-block, i-block mo. Kasi ganun eh, hindi na tama yung extreme na yun, minumura. Diba? Tapos feeling niya siya lang yung tama. Parang dinig, parang ako ba yung upline mo dati? Parang ako yun. Diba? Ganun na ganun ako dati. Kaya naiintindihan ko eh. So humiwalay ka sa kanya kung kailangan mo siyang i-block. I-block mo siya. Kasi negosyo mo pa rin naman yan eh. So siguro as time goes by, marirealize rin niyo yung pagkakamali niya. Pero huwag niyong asahan yun. Humiwalay na kayo. Hindi niyo kasi siya control eh. Lalo-lalo na kung ma-pride yan. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Hindi niyo makokontrol yan. Ang kaya niyo lang kontrolin ay sarili niyo. So palagi lang kayo dun mag-focus. So ganun lang yung kasimple. Humiwalay ka, mag-build ka ng sarili mo from scratch. Ikaw yung 001 na upline. I mean, ang mindset mo ay ikaw yung 001. Ang mindset, okay? Ikaw yung parang 001 na upline. Or, humanap ka ng mas upline. Okay? Kung pwede mo siyang isumbong, isumbong mo. Walang problema. Mali yung ginagawa niya eh. Hindi naman yan sa pagiging, pagiging sip-sip or... Mali yung ginagawa niya. Tapos, sasabihin, iisipin mo na sip-sip kapag nagsumbong ka. Yun ang katangahan. No? Yun ang katangahan. Kapag hindi mo sinumbong, mali ginagawa niya. Doon sa mas upline. O, doon ka na lang mag-connect sa mas upline. Pero ulitin ko, hindi dapat kayo umasa. Hindi dapat kayo umasa sa kahit na sino. Dapat maging independent, kaya dapat matutunan nyo na maging independent para hindi nyo ma-experience yung mga ganito. At yung mga pagkakamali na nakita nyo sa upline nyo, huwag nyo gagawin sa members nyo. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Universal News TV, kung sino ka man. So, yun lang yung sagot ko sa tanong, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa mga pinagsasabi ko. Comment mo dyan sa ilalim. Okay? And kapag nagustuhan mo tong video na ito, like mo siya, i-share mo sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa mga friends mo, downlines mo, na alam mo na matutulungan itong video na ito. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito, nung tanong mo, lagay mo kung ano yung tanong mo, and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.